Siguradong magugulat niya kayo sa malalaman nyo dito kay AD. Tinalo pang ilang mga NBA superstars. Pero bago yan, ipag-usapan muna natin itong si Coach Kerr. Dahil natanong nga siya sa insidente nilang dalawa ni Chris Paul that happened years ago, mga idol, kung saan binigyan nga ni Chris Paul itong si Coach Kerr ng fake laugh nung naglalaro pa nga siya sa team ng Houston Rockets. And well, mga idol, ang reaksyon ni Coach Kerr ay natawa na nga lang siya dito nang pinanood niya ito muli. At naalala niya nga daw yung kanilang interaction din ni Reggie Miller. Dahil nung naglalaro pa nga daw silang dalawa ever since sa college, ay talaga naman daw na they hated each other, galit daw sila sa isa't isa. Pero nung nagkasama na nga daw sila sa broadcast, ay parang nakalimutan na nila yung kanilang mga away noon. At ganun na ganun nga ang sitwasyon daw nila ngayon kay Chris Paul naman. They hated CP3 nga daw dahil they were competing all these years. So natural nga lang daw na parang magalit sila dahil kanila nga ang kalaban ito. Pero mga idol, hindi naman daw yon personal na galit. And ngayon nga daw na si CP3 ay nandito na sa team ng Golden State Warriors ay talaga naman daw na masaya sila. They love him nga daw ayon dito kay Coach Kerr. So parang patunay lang ito, mga idol, na yung nakikita nating trastukan, away sa court, mga idol, ay nananatili lang talaga sa court. Hindi na nga pinepersonal ng mga players, ng mga coaches dahil alam nila na talagang very competitive lang ang mga players. An example lang nga ni Coach Kerr, itong si CP3 at ang kanyang sitwasyon ngayon sa Warriors. Anyways, ngayon natin ang pag-usapan ang ikagugulat nyo dito kay Anthony Davis. Well, tingnan nyo ang mga litratong ito, mga idol. Pagmasdan nyo ngang maigi. Sino sa tingin nyo sa kanila ang injury prone? Sino sa tingin nyo ang lagi na lang na-injured at hindi nga nakakalaro ng games? Titigan nyo maigi, mga idol. And for sure, ang unang sasabihin nyo ay walang iba kung hindi si Anthony Davis. Pero may malaking revelasyon sa atin, mga idol, dahil sa statistics na ito. Nailalam nyo ba since 2016-2017, si Anthony Davis mang may pinakamaraming games na nilaro kesa nga dito sa mga player na ito. Kay AD, 400 games since 2016, 394 kay Embiid, 387 kay Kirby, 362. Dito nga kay Kyrie, kay KD naman, 345 games. So talaga nga namang nakakagulat, nakakapanlaki mata, mga idol, na yung sinasabi ng NBA media, yung binansagan na injury prone, made of glass, ay siya pa palang may pinakamaraming nilaro since 2016 kesa nga dito sa mga superstars na ating pinakita. At hindi lamang yan, mga idol, alam nyo rin ba ever since 2019-2020 season si Anthony Davis ang may pinakamaraming games na nilaro kesa nga kay Paul George, kay Stephen Curry, kay Kyrie Irving, Kawhi Leonard at pati na rin kay Kevin Durant. So mga idol, di ba nakakagulat niya talaga na hindi pala ganun na talagang laging out si Anthony Davis kagaya ng pinalalabas ng NBA media, mga idol, na sa pinamuka nga sa atin. Lagi nilang sinasabi na AD is always injured, made of glass, onting galaw lang daw, injured, mga idol. Pero base sa statistics, base sa games played, si Anthony Davis pa pala ay mas maraming nilaro kesa nga sa mga superstars na ating nabanggit. So talaga namang nakakagulat din, mga idol, dahil hindi ko rin ito inaasahan personally. And for sure, hindi nyo rin ito inaasahan. Pero anyways, komento nyo lamang ang inyong mga opinion, inyong mga salubin about dito sa inyong nalaman. Komento nyo yan sa ating comment section, mga idol.